Unang Hari. Ang mga asawa ni Solomon. Ikalabing isang kabanata. Maraming dayuhang babae ang inibig ni Haring Solomon. Bukod pa sa anak ng Paraon, may mga asawa pa siyang Moabita, Amonita, Edomita, Sidoneo at Heteo. Sinabi na sa kanya ng Panginoon na ang mga Israelita ay hindi dapat mag-asawa mula sa mga bansang iyon dahil mahihimok lang sila ng mga ito na sumamba sa ibang mga Diyos. Pero umibig pa rin si Solomon sa mga babaeng ito. May 700 asawa si Solomon na puro mga prinsesa at may 300 pa siyang asawang alipin. Ang mga asawa niya ang nagpalayo sa kanya sa Diyos. Nang matanda na siya, nahimok siya ng kanyang mga asawa na sumamba sa ibang mga Diyos. Hindi na naging maganda ang relasyon niya sa Panginoon na kanyang Diyos. Hindi tulad ng ama niyang si David. Sumamba siya kay Ashtoreth, ang diyosa ng mga Sidoneo, at kay Molech, ang kasuklam-suklam na diyos ng mga Amonita. Sa pamamagitan nito, nakagawa si Solomon ng masama sa paningin ng Panginoon. Hindi siya sumunod ng buong katapatan sa Panginoon, hindi tulad ng ama niyang si David. Nagpagawa si Solomon ng sambahan sa matataas na lugar, sa bandang silangan ng Jerusalem, para kay Chemosh, ang kasuklam-suklam na diyos ng mga Moabita. Nagpagawa rin siya ng sambahan para kay Molech, ang kasuklam-suklam na diyos ng mga Amonita. Nagpagawa rin siya ng simbahan ng mga diyos-diyosan ng lahat ng asawa niyang dayuhan. At doon sila nagsusunog ng mga insenso at naghahandog para sa mga diyos-diyosan nila. Nagalit ang Panginoon kay Solomon dahil tinalikuran niya ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, na nagpakita sa kanya ng 2 beses. Kahit binalaan na niya si Solomon na huwag sumunod sa ibang mga Diyos, hindi pa rin sumunod si Solomon sa kanya. Kaya sinabi ng Panginoon kay Solomon, "Dahil hindi mo tinupad ang ating kasunduan at ang mga utos ko, kukunin ko sa iyo ang kaharian mo at ibibigay ko sa isa sa mga lingkod mo. Pero dahil sa iyong amang si David, hindi ko ito gagawin habang buhay ka pa. Gagawin ko ito sa panahon ng paghahari ng iyong anak, pero hindi ko kukunin ang buong kaharian sa kanya. Magtitira ako ng isang angkan, alang-alang sa aking lingkod na si David, at dahil sa Jerusalem na aking hinirang na lungsod." Ang mga kaaway ni Solomon. Pinahintulutan ng Panginoon na may kumalaban kay Solomon. Siya ay si Hadad na taga-Edom na mula sa angkan ng isa sa mga hari ng Edom. Noong una, nang nakipaglaban si David sa Edom, si Joab na commander ng mga sundalo ni David ay pumunta roon sa Edom para ilibing ang mga namatay sa labanan. At nang naroon na siya, pinatay niya at ng mga tauhan niya ang lahat ng lalaki sa Edom. 6 buwan silang nanatili roon. Hindi sila umalis hanggang sa mapatay nila ang lahat ng mga lalaki roon. Pero si Hadad na bata pa noon ay tumakas papunta sa Ehipto kasama ng ibang mga opisyal na taga-Edom na naglingkod sa kanyang ama. Umalis sila sa Midian at pumunta sa Paran. At kasama ng ibang mga taga-Paran, pumunta sila sa Ehipto at nakipagkita sa Paraon, ang hari ng Ehipto. Binigyan ng hari si Hadad ng bahay, lupa at pagkain. Nagustuhan ng Paraon si Hadad, kaya ibinigay niya ang hipag niya kay Hadad para maging asawa nito. Kapatid ito ng kanyang asawang si Reina Tapenes. Kinalaunan, nanganak ng lalaki ang asawa ni Hadad at pinangalanan nila siyang Genubat. Si Tapenes ang nagpalaki sa bata roon sa palasyo. Tumira ang bata roon kasama ng mga anak ng Paraon. Nang naroon na si Hadad sa Ehipto, nabalitaan niya na patay na si David at si Joab na commander ng mga sundalo. Sinabi ni Hadad sa Paraon, "Hayaan niyo na po akong umuwi sa aking bansa." Nagtanong ang Paraon, "Bakit? Ano pa ba ang kulang sa iyo rito? At gusto mo pang umuwi sa inyo?" Sumagot si Hadad, "Wala po. Basta pauwiin niyo na lang po ako." May isa pang tao na pinahintulutan ng Diyos na kumalaban kay Solomon. Ito ay si Rezon, na anak ni Eliada.
Lumayas siya sa kanyang amo na si Haring Hadadezer ng Zoba at naging pinuno siya ng mga rebeldeng tinipon niya. Nang matalo ni David ang mga sundalo ni Hadadezer, pumunta si Rezon at ang mga tauhan niya sa Damascus. Sinakop nila ang lugar na ito at doon tumira. Naging hari si Rezon ng Aram at kinalaban niya ang Israel. Naging kalaban siya ng Israel habang buhay pa si Solomon. Dinagdagan pa niya ang kaguluhan na ginawa ni Hadad sa Israel. Nagrebelde si Jeroboam kay Solomon. Isa pa sa mga kumalaban kay Solomon ay si Jeroboam na isa sa mga opisyal niya. Galing siya sa lungsod ng Zereda sa Ephraim. Ang ama niyang si Nebat ay patay na. Pero ang kanyang ina na si Zeruah ay buhay pa. Ito ang nangyari kung paano siya nagrebelde sa hari. Pinatabunan noon ni Solomon ng lupa ang mababang bahagi ng bayan ng ama niyang si David at ipinaayos ang mga pader nito. Maabilidad na tao si Jeroboam at nang mapansin ni Solomon ang kanyang kasipagan, itinalaga niya itong tagapamahala ng lahat ng tao na pinilit magtrabaho mula sa lahi ni Ephraim at ni Manase. Isang araw, habang palabas si Jeroboam sa Jerusalem, sinalubong siya ni Propetang Ahiya na taga Shilo. Bago ang suot na balabal ni Ahiya, silang dalawa lang ang naroon sa kapatagan. Hinubad ni Ahiya ang balabal niya at pinunit ito sa 12 bahagi. Pagkatapos sinabi niya kay Jeroboam, "Kunin mo ang 10 piraso nito. Dahil ganito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, kukunin ko ang kaharian ni Solomon at ibibigay sa iyo ang 10 lahi nito. Ngunit alang-alang kay David na aking lingkod at sa lungsod ng Jerusalem na aking hinirang sa lahat ng lungsod ng Israel, ititira ko ang 1 lahi kay Solomon. Gagawin ko ito dahil itinakwil niya ako at sinamba si Astoreth, ang diyosa ng mga Sidoneyo, si Chemosh, ang diyos ng mga Moabita, at si Molech, ang diyos ng mga Amonita. Hindi siya sumunod sa aking mga pamamaraan, at hindi siya namuhay ng matuwid sa aking paningin. Hindi siya tumupad sa aking mga tuntunin at mga utos, hindi tulad ng ama niyang si David. Pero hindi ko kukunin ang buong kaharian kay Solomon. Maghahari siya sa buong buhay niya dahil sa pinili kong lingkod na si David na tumupad sa aking mga utos at mga tuntunin. Kukunin ko ang kaharian sa kanyang anak na papalit sa kanya bilang hari at ibibigay ko ang 10 lahi nito sa iyo. Bibigyan ko ng 1 lahi ang kanyang anak para ang angkan ni David na aking lingkod ay magpapatuloy sa paghahari sa Jerusalem, ang lungsod na aking pinili para parangalan ako. At ikaw naman ay gagawin kong hari ng Israel. Pamamahalaan mo ang lahat ng gusto mo. Kung tutuparin mo ang lahat ng iuutos ko sa iyo, at susunod ka sa pamamaraan ko, at kung gagawa ka ng mabuti sa aking harapan, sa pamamagitan ng pagtupad ng aking mga tuntunin at mga utos katulad ng ginawa ni David na aking lingkod, ako'y makakasama mo. Mananatili sa paghahari ang iyong mga angkan, tulad sa mga angkan ni David. Magiging iyo ang Israel. Dahil sa mga kasalanan ni Solomon, parurusahan ko ang mga angkan ni David, pero hindi pang habang buhay. Nang malaman ito ni Solomon, pinagsikapan niyang patayin si Jeroboam. Pero tumakas ito at pumunta kay Haring Sishak ng Ehipto at doon siya tumira hanggang mamatay si Solomon. Ang pagkamatay ni Solomon. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Solomon at ang lahat ng ginawa niya at ang tungkol sa kanyang karunungan ay nakasulat sa aklat ng mga gawa ni Solomon. Sa Jerusalem nakatira si Solomon habang naghahari siya sa buong Israel sa loob ng 40 taon. Nang mamatay siya, inilibing siya sa lungsod ng ama niyang si David at ang anak niyang si Rehoboam ang pumalit sa kanya bilang hari.